I have a destiny I know I shall fulfill. Somebody knows it. I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born for such a time. Shall fulfill. Yeah, I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born for such a time.
presensya ng Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito na ibinigay mo sa amin upang, O Diyos, katagpuin mo kami sa lugar na ito. Salamat po, Panginoon, sa bawat isa na dinako mo sa lugar na ito. Alam ko po, O Diyos, na dahilang bagay ang nakalaan para sa aming lahat. Alam ko po, O Diyos, na ang bawat isa sa amin, O Diyos, ay mayroong puso na nasasabik na Ikaw, O God, ay makatagpo sa lugar na ito. Kaya naman, Ama, tugunin mo, Panginoon, ang bawat isa na umaabot ng kamay, ang bawat isa, Panginoon, na tatawag sa iyo, ang bawat isa na magtitiwala sa iyo, ang bawat isa, O Diyos, na magtutulog sa iyo, Ama, sa araw na ito. Kaya mo, Panginoon, na isang espesyal na karanasan ang dumating sa aming mga buhay. Isang karanasan hindi namin malilimutan. Isang karanasan pagbago ng aming buhay. Isang karanasan pagbibigay ng revolusyon, Ama, sa takbo, Panginoon, ng aming mga buhay. Ama, kaya mo yung banal na Espiritu ang siyang malayang kumilos sa aming kalagitnaan. Ikaw po ang maging tagapagturo, maging Diyos. Yes, hallelujah! Of God, the sons of Zebedee, James and John,
At ang sabi, Guro, mayihiligin po sana kami sa inyo. Meron silang request kay Jesus. At ano ang kanilang request kay Jesus? The sons of Zebedee, the apostles James and John, are requesting something for Jesus. At ano ang hiling nila? Gusto naming makaupo na katabi nyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Nakikilig pa po tayo? Ang gusto po ng dalawang anak ni Zebedee, the apostles John and James, pagdating sa langit, kaliwat kanan sila nakaupo sa kaharian ni Jesus. Nasa left and the right hand, no? Ibig sabihin sila ay nasa mataas na posisyon. They are asking a great position in heaven, no? Above, no? Other apostles, above other disciples of Jesus. At ano ang sagot ni Jesus? Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus. Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Mababutis mo ba kayo sa bautismong daranasin ko? Opo, tugon nila, sabi ni Jesus. Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko'y babatahin din ninyo. At kayo'y babautismuhan sa bautismong daranasin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklok ang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghahandaan. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo na ang mga hintil ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. The Lord Jesus said to yung dalawang apostles na ito, sabi niya ganoon, hindi dapat ganyan ang inyong attitude. Nakikinig pa ho ba tayo? Your attitude should not be like that. Sapagkat ang attitude niya iyan ay kagaya ng mga hintil or mga pagans. No? Your attitudes are like the pagans who has no God. At ano ang sabi ni Jesucristo? Ayon kay Jesucristo? Ang sabi ni Jesucristo, servanthood is the true leadership according to Jesus. Servanthood is the true leadership according to Jesus. Ang sabi ni Jesucristo, ito ang tama, ito ang pinakatotoo. Ang tunay na paglilingkod o ang tunay na pagiging pinuno ay paglilingkod. Ayon kay Jesucristo, ito po yung ating pamagat, write it down. Ayon kay Jesucristo, ang tunay na pamumuno ay paglilingkod. According to Christ, from the mouth of Jesus Christ, He said, true leadership is servanthood. Servanthood is the true leadership. Nakuha po ninyo ako? Naintindihan po ba ninyo ako? Yan. Ano po yung pamagat ng ating mensahe ayon kay Jesucristo? Ang tunay na pagiging pinuno ay paglilingkod. Kaya tama si Pinoy nang sinabi ni Pinoy na kayo ang boss ko. Nang siya po ay nagkaroon ng inauguration sa kanyang pagkapanalo bilang pinuno at bago siya umupo, no? Doon sa luneta ay sinabi niya sa bawat Pilipino, kayo ang boss ko. Truly, leadership is servanthood. Ang tunay na pagiging pinuno ay ang paglilingkod. Pakisabi nga po natin, ang tunay na pagiging pinuno ay paglilingkod.
Apostles James and John, the sons of Zebedee, number one, they want position. They want position. The sons of Zebedee, the apostles James and John, no, belong to the original 12 apostles. Number one, they want position. At maraming mga politician, hindi naman talaga nila gustong maglingkod. Ang gusto nila ay position. Gusto nila ng title. Honorable, President, Vice President, Kagawad, Barangay Tanod, isama mo na yun. Many politicians, no, desire not to serve, but desire for a position. Amen. Position. Ganun din sa mga government officials. Gusto nila na sinong tinatawag na chief jefe. No? They want position, no? But don't have the heart to serve. Nais nila ng position. Amen. Ganon din sa loob ng iglesia. Marami ay naghahangat ng posisyon. Amen. Apostol, propeta, ebanghelista, pastor, guro, leader. Pero wala ang puso sa paglilingkod. Amen. Gusto nila ang uniform. Pero wala ang puso sa paglilingkod. Gusto nila sila ay laging nakikita sa harapan, nakatayo sa harapan at nagmamandag na guutos. Pero wala sa kanilang puso ang paglilingkod. And I tell you, brethren, true leadership is servanthood according to Jesus. And the sons of Zebedee, the apostles James and John, they want position. Malapit na naman ang eleksyon. And many politicians and wants to be politicians will run this coming election because they want position. Gusto nilang maging prominente sila. In fact, may tinatawag ng hindi na sila umaalis sa position nila. Palit-palit na lang yung asawa, yung anak, yung biyanan, yung manugang. Anong tawag nga doon? Political dynasty. Kaya tingnan mo, sila-sila na lang ang nasa posisyon. Hanggat kukunin nila yung pinakamataas na posisyon ng ating bansa at pagkatapos nila, papalitan na naman ng kanilang mga anak. Dito lang po ang tingin sa magandang lalaki palagi sa harapan pa. Nakikinig po ako ba tayo? Posisyon! They want position. And it's happened not only in the political arena, not only in the government officials of the land, but it is also happening inside the church. Amen. Gusto ng mga tao, sila'y pinapalakpakan. Sila'y binabati. Sila'y nakikita. Sila'y mga naka-uniform. Amen. May tao pa ho ba rito? At sila ay kitang-kita, kilalang kilala pagdating ng mga mahalagang okasyon. Pero after ng mahalagang okasyon, unti-unti silang nawawala. Unti-unti nangihina. Para asin na natutunan. Amen. And according to Jesus, true leadership is servanthood. Napakaraming pwedeng i-request kay Jesus ng dalawang alagad na ito, ng dalawang apostol na ito. Pero ang kanilang request, gusto namin, nasa kaliwat kanan mo kami. Amen po ba? Pero anong sabi niya sa Kristo, wala sa akin. Ang desisyon niya, sapagat siya'y nasa anyong tao, anong oras niya yun. Pagbalik niya sa pagiging ama, eh yun, nasa kanya ang desisyon pa rin. At ang sabi niya, may nakahanda para riyan. Pero hindi dapat ganon, sabi niya. Sabagat ganyan ang mga walang Diyos. Amen? Ang hamarin lang nila ay posisyon. Ang sabi nga ng Panginoon, kapag naimbitahan ka sa isang handaan, huwag ang uubo sa isang
espesyal na upuan. Kasi baka hindi ka karapat dapat doon, mapaalisin ka, mapapahiya ka na. Bago sa mabuo ka doon sa likuran, para kung ikaw ay karapat dapat sa espesyal na upuan, mula sa likuran tatawagin ka at mapupuntahin ka sa harapan. Amen. Bakit may selfie? Bakit usong-uso yung selfie? Ngayon meron ng groupie. Kasi sarili na yung laging nung tinitingnan eh. Laging kinukunan. Yakita mo yung kanilang mga Instagram. Especially ha, na Instagram. Hindi naman may pwedeng Twitter. Kalaban yung mga tabi mo, bawal matulog. Walang inunan. Kalaban mo, sino po? Walang inunan. Delikado. Pwede namang mag-post ng Word of God. Pwede namang i-repost ang Word of God. Ang mga announcement ng church, pero makikita mo, yung mukha niya palagi. At tapos, wala lang. E tao ba ako ba rito? Sa dami ng magaling sana, o. Like. Tama, like. Or mo siya ulit. Wala lang. Amen po ba? So according to Jesus, true leadership is servitude. May tama po mo ba rito? Alapakan natin si Lord. So number one, the apostles, kings, and John, the sons of Zebedee, they want position. And many in the politicians, I said many. And many also in the government. No. And even the church had to say, they want position. They want to become well-known, prominent. Naririnig sila, nababuntahan sila, nakikita sila, sikat sila. Naririnig yung kanilang mga pangalan. Position. But Jesus said, we must not desire position. Amen? But a heart to serve. Huwag mong hangarin ang posisyon. Ang hangarin mo ay mga paglingkod sa Diyos, mga paglingkod sa kapwa mo, mga paglingkod sa mahal mo. Mga mga sarapain ka ng Presidente Ricardo Carillo, ang sarapain mo. Pero hindi dapat yung title ang tanggapin mo. Bagamang napakasarap, tingnan na ikaw ay may mga bodyguards. Iba pa yung mga bodyguards mo na may mga natangang elite bodyguards. Ito yung mga nasa tabi mo talaga. Iba pa yung mga bodyguards mo na iba pa yun sa tabi ng bodyguards mo. Kaya nga noong bumaba na si Fidel D. Ramos bilang presidente, ano ang sabi ng kanyang asawa? I will miss my bodyguards. Yes, because they have plenty of bodyguards. Wherever they go, bodyguards surrounds them. Nakapaikot sa kanila. May tao pang lupa dito. They were surrounded by bodyguards. Magamang talaga naman, ang sarap naman talaga, nakikita yung pangalan mo talaga. Bagamat naman talaga sarap na madalag, narinig yung pangalan mo at magaganda talaga yung mga nakalaang biyaya para sa iyo, no? O kasuotang para sa iyo, ikinig po hapa tayo. But listen very carefully. Kanapitin mo katabi mo, makilig na gusto. According to Jesus, we must not desire position, but a heart to serve. Amen? Amen. Heart to serve. Kaya nga yung ating team, last anniversary, the greatest thing in all my life is loving and serving Jesus more and more. So ano ang hangarin ng dalawang apostol? Position. But Jesus said, we must not desire position, but a heart to serve. So it means the true meaning of leader is
servant. Yun. Naglilingkod sa bayan. Naglilingkod sa kapwa. Amen. Naglilingkod sa Diyos. Pakisabi, naglilingkod. Yan. Kaya nga kung tawagin ay minister, kagaya namin, no? Anong trabaho mo? Minister of the gospel. Yun ang trabaho namin. Anong trabaho mo? Anong position mo? Minister of the gospel. Ibig sabihin ng minister is servant. Naglilingkod or lingkod. Servant. Sa Greek word, diakono or diakono sa Tagalog. Diakono. Yeah. Minister. Amen po ba? Nataro pa po ba? So the true meaning of sir, of leader is servant. Ano ibig sabihin ng leader? Wala namang tao. Servant. And Jesus said, those who wants to be great must be a servant. Yun. Pag gusto mo pala makilala o maging dakila, maging pinakamataas, dapat meron kang hangarin makapag... Kung pinuno ka ng isang bansa, if you are a president of the Philippine Islands, ang dami ng boss mo. Amen? Every Filipino is your boss. Yan. Nagiginig pa po ba tayo? Bawat Pilipino, boss mo yan. Marami kang pinaglilingkuran. If you are a mayor of a town or a city, yung constituents mo, yan yung mga boss mo, pinaglilingkuran mo yan. Kaya yung team ng mga police, di ba? To protect and to serve. Yun ang kanilang motto. To serve and to protect. Pitao pa ho ba rito? So it means the true meaning of a leader is servant. Remember that. Don't forget that. At ang sabi niya sa Kristo, those who wants to be first must be the slave of all. Kung gusto mong maging tagapanguna, ay dapat na ikaw ay maging alipin ng lahat. Nakikinig po mo ba tayo? Huwag mong hangarin na gusto mong lagi kang pinaglilingkuran at nagsisimbihan. Bago si ikaw ang maglingkod, ikaw ang magsimbi. Amen? Magamat hindi talaga maiiwasan na tayo pinaglilingkuran kung tayo nasa posisyon. Pero hindi dapat naroon ang ating puso. Kundi ang ating puso talaga dapat ay nasa paglilingkod. May tao pa ho ba ito? At ano ang sabi ni Jesus Cristo? Mark 10:45. Basahin ko nga po muna yung Mark 10:42. Kaya pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo na ang mga tinuturing na pinuno ng mga Hintil ay siyang pinapanginoon. Sipin mo yun. At siya at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Yan ang sabi ni Jesus. Jesus called them together and said, you know that those who are regarded as rulers of the Gentiles lord it over them. Pinapanginoon sila, small letter B. Isipin mo. Pinapanginoon. Kaya dalawa ang Panginoon eh. Isang big letter L, the Lord Jesus Christ. At saka isang Panginoon, small letter L, yung mga taong pinapanginoon. At maraming tao, gusto nilang sila yung pinapanginoon. Kaya tama si Pinoy. Tanggalin natin yung utak wang-wang. Na gusto mo maghari-harian sa daan. Gusto mo lang makaiwan sa traffic, mag-wang-wang ka. Alam mong no left turn, magle-left turn ka. Alam mong no U-turn, mag-U-turn ka. Ginagamit mo ang position mo, utak wang-wang, sabi. Tanggalin na natin yung utak wang-wang, sabi niya. You are using your authority to take advantage para makapag-take advantage. Nakikinig mo ba tayo? Isipin mo yun. Maraming tao ginagamit nila yung kanilang position para makapag-take advantage. Isipin mo. Yan napakarami ngayon eh. Ang yayaman na. May hasyenda pa raw.
daw, ha? Nakakawa mo ba ito? Maraming mga nanunungkulan nagsimula sa mababa. Bandang huli, ang taas, they only own this thing. And after years, no? They own, how about the Philippines? Kitawa mo ba ito? Eh, okay lang naman talagang napaghirapan naman yun, amin po ba? Kitawa ba ito? Kaya kinakailangan talagang imbestigahan, amin? Kitawa mo ba? At harapin ng mga katanungan, amin? At lumabas sa debate, magtakbuhan. Nang sa ganong malaman ng taong bayan, amin? Iyon ba talaga yan o hindi? May tao ba dito? Iyong mga luxury cars na yan, iyon ba yan talaga yan o hindi? Yung mga mamahaling bahay na yan, iyon ba yan talaga o hindi? Sagutin po! May tao ba dito? Ano ba talaga mga pag-aari? Masunod kami pa mo na ito! Itignala mo! Kaya nakakatuwa, no? Na may mga taong pagkatapos mamatay, wala pa rin pag-aari. Nanatiling nakasure, nagpapatuloy pa rin nakasure. Amen. At makikita mo yung asawa, nag-aabang ng bus. Natawa mo pa rin ito. Amen? Hello? Bibihira ang mga politician. Na talagang nung sila'y pumasok ng politika, ito yung pag-aari nila. Pagkatapos ng politika, ito pa rin yung pag-aari nila. Nasagdagan mo, pinaghirapan nila. Eh, hindi yung questionable. Tapos ayaw matanong, saan ba talaga galing? Hindi, politika lang yan, politika lang yan. Saan ba talaga talaga totoo? Hindi politika. Gusto namin malaman ano pa talaga totoo. May tao pa mo ba? Isang magaling itong coaching ito na pag-aari mo. Paano mo ba talaga nabili yan? Ha? Amen? May tao pa ho ba rito? How did you acquire this property? Ito ba'y galing ba talaga sa iyong dugo at pawis? May tao pa ho ba rito? Same thing with the church. Same thing with the leaders of the church. Amen! Ang yaman-yaman mo! Pero ang tanong, binigay mo ba ang ikapo? O yung mamang ka na hindi ka nagbigay ng ikapo? Eh, ano ang tanong? Yung mamang ka ba na nagbayad ka ng tax o yung mamang ka na hindi ka nagbayad ng tax? Kung dapat tayong magbayad ng tax, eh mas lalong dapat tayong mag-tax ni Lord. Amen? Amen! Kalapakan natin siya. Itong hinahasong ni Linares. Itong si Manny Pacquiao. Uy, ang laki ng kinita mo, ha? Nagbayad ka nga sa Makaw, eh. Nagbayad ka nga sa Amerika, sa Pilipinas, hindi ka magbabayad, magbayad ka rito. If the PIRS are running out there, no? Sa mga ayaw magbayad ng tax, eh, how much more si Lord that will not run after you? Anong sabi ng Panginoon, ninanalawan niyo ako? Sa paanong paraan? Yung para sa akin, hindi mo ibinigay. May tao pa ho ba dito? Tithes is equal giving. Pakisabi, equal giving. Ang ikaw po ay equal giving. Mayaman o mahirap ka, equal giving yan. Parang tax yan eh. Kahit gaano ka lang yung income mo, maliban lang yung mga hindi nag-i-income ng malaki sa bansa-bansa, exempted sa tax. Pero yung tax, parehas lang yan. Nakikinig pa mo pa tayo. Ganon din sa tithes. Halimbawa, si Pastor Michael ay kumikita ng 100 sa loob ng 1 taon. 100 lang. 100,000 pala. So magkano ang tithes niya sa 100,000? Ha? Times 10. Magkano? Sino ang magaling sa music? Magkano? Ha? Magkano? 100,000 times 10. 1,000. At 10,000. So 10,000 ang times 10. Ako ay kumikita ng 100 pesos
in a year. Magkano ang tithes ko? 10 pesos. Kasino ang mas malaki? Siya. Sa amount, sa halaga. Pero sa proportion, pares lang kami kasi 10 yung sa akin, 10 yung kanya. Ang tawag dito is equal giving. Kaya mayroong tithes ay equal giving. Hindi pinag-uusapan kung malaki ang binigay mo o maliit. Ang pinag-uusapan dito ikaw ay sumunod sa Diyos. Tandaan po natin yan. Hindi pinag-uusapan kung malaki o binigay mo o maliit. Ang pinag-uusapan ikaw ay sumunod sa Diyos. Katapa ko ba rito? Ang pinag-uusapan niya ay pagsunod sa Diyos. Hindi pinag-uusapan yung laki na ibinigay mo. Ang pinag-uusapan ikaw ay sumunod sa Diyos. And after your tithes, the next thing is the offering. At ang sabi ng iba, ang tithes, wala na yan sa New Testament. Meron po at hindi po inaalis. Anong sabi sa Mateo 23:23? Na pinilipit ng maling daan. Anong sabi ni Yesu Kristo? Gawin ninyo ang mabubuting bagay. Amen? Pero huwag niyong kalimutan mag-ikapo. Pakisabi, huwag kalimutan. Kaninong bibig nagmula yun? Kay Jesus, Mateo 23:23, basahin po ninyo. At ang sabi nila, under ng luyan, hindi po. Bagamat napasama siya sa law of Moses, pero wala pa ang numero ng ikapo. Genesis 14:14, makikita mo. 14 pababa. Si Abraham ay nag-ikapo. Kanino siya nag-ikapo? Kay Melchizedek. Maging si Jacob, anong sabi niya, Lord, pag binless mo ko, I will give my tithes. Genesis 28, verse 18, pababa. May tao pa ho ba dito? Hindi pinag-uusapan kung milyon ang ibinibigay mo. Ang pinag-uusapan dito, ayos ba yan? Sukat ba yan? O halimbawa, ang kinita ni Manny Pacquiao isang bilyon. O nagbigay siya ng 10,000. Abay, malaki na yun para sa mahirap na tao. Pero ang tanong, yung ba talaga ang tamang tax mo? Hindi na pinag-uusapan dito. Kaya tao pa mo dito. Lati atong sumasagot. So mga minamahal, ang kinakailangan natin, sabi ayaw kay Jesus Kristo, no, sabi lang ganoon, ngunit hindi ganyan ang dapat umiiron sa inyo sa halip, at sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod, at sino man ibig maging pinuno ay dapat maging alipin. Kaya tingin po kayo sa akin, kung kayo po ay maglilingkod kay Lord, magfo-full time kayo, huwag niyong isipin hindi kayo maglilinis ng siyahan. Nagkakamali ka. Pag mo sabihin hindi ka magdadambot ng mga kalat yan, nagkakamali ka. O hindi ka magwawalis. Kaya niniwala ko lang po sa mga leader natin. Baka inakal natin, oh, naku, leader na ako, full time na ako. Laki naka-uniform yan, naka-mascara, naka-eyebrow yan. Nakalipstick. Hindi po ganun. Ang totoo lang, ipinakita sa atin ni Jesus Kristo ang napakagandang halimbawa. Ipinakita ni Jesus Kristo ang pagmamahal niya sa kanyang mga alagad. At sa sobrang pagmamahal niya sa kanila, ang sabi niya, okay, hubad ng mga stripper, hubad ng mga shoes, huhugasan ko ang inyong mga paa. E tao pa hubad ito. Huwag na Lord, may pupo ng kalabaw eh. Nakatapang ako ng pupo ng kalabaw. Hindi pa kaya ako na hugasan ko yan. Sabi ni Peter, Lord, wag na, may kalyo eh. Peter, kailangan hugasan ko yan. Kumuha na nga palanggana si Jesus, naglagay ng tawel sa kanyang balikat, hinugasan niya yung mga paan ng mga alagad at pinunasan niya ng tawel. Amen. Hindi siya nagutos, ay, paghugasan mo nga yan para sa akin. Bisan baga tao, yung mayaman niya eh, pati pag-iyak sa mga namatay nila, may nag-iyak sila eh. Iyakan mo nga para sa akin. Kasi may pera eh.
Diba, binabayaran lang natin. Gumagana na yung pera eh. Sige na, umiyak ka para sa akin. Iyak ka. Sa pinakita ni Jesucristo ang totoong paglilingkod. Ilagay na ito sa ating mga puso, mga leaders. Pag ikaw ay nagsuntem na o naging leader ka na, tanggalin mo na yung kiyemi mo. Huwag mo nang isipin ikaw ay isang milyonaryo at milyonarya. Amen! Dahil piliin mo na ang pagkakas ni Diyos! Piliin mo na ang pagkakas sa mga tupa at piliin mo na ang pagkakas sa bayan. Amen! Kaya naalala ko yung isang milyonaryong babae. Grabe! Dalaga ito. Kaputi! Talagang milyonara siya from the start, hindi mula sa mahirap na naging milyonara yan. Kaputi, kaganda. Pinaglilingkuran, nakalain mo nag-full time. Naguga siya ng pinggan, naglabas siya. Sabi ng dati niya, ala, ano nangyari sa'yo? Sa bahay natin, dami mong katulong. Diyan, ganda na ginagawa mo. The greatest day in all my life is with you. Amen. Alam mo, hindi mahirap paglinis magsiya, maglinis ng siya. Hindi mahirap pagpunas ng kalat. Hindi mahirap manalangin, magayuno at humayo habang talagang mahal mo ang Diyos. Amen! Amen! Sige, palakpakan natin. Kaya pinakita sa akin ng Panginoon, sabi sa akin ng Panginoon, tingnan mo yung mga naglilingkod sa akin, kunwari. Sila ay mga napaligid ng mga paligid, hindi sila malapit, hindi sila mahawakan. Pag sila nag-travel, sarado-sarado yung kanilang mga may mga bulletproof na mga salami. Kulang na lang pati ilalim. Tama ba mo ka rito? Pero hindi ganun, sabi ni Jesucristo, naparito ako para sa mga makasalanan. Amen! Amen! Kaya sasaksakan na po si Kristo sa pilit ni Sakino na isang publikano, na isang masamang tao, corrupt government official. Sakiyo, bumaba ka dyan, yan ako mananghali sa'yo. O, bantuman-tuman si Sakiyo, panda ako, okay na? Okay lang niya. Hindi ako sentro, ni God yun, ako pwede, okay na? Okay lang yan. Makasalanan ako, okay lang yan! Amen! Ayaw ko pinaglilig, pinagpinipili, may pinaglilig, kurang mo pinupuntahan mo, mali yun. Pagpalaki yung pera, Lord, pagpalaki mo po siya, Panginoon. Eh, marami pera eh. Millionaryo eh. Pero pagpunti na ang pera, Lord, pagpalaki mo siya. Sabi ni Jesucristo, ang doktor ay para sa mga may. Ay, saan mo nga nagpo si Kristo? Sa mga makasalanan. Si Mateo na isang publikano, na isang corrupt government official, naging apostol. Kasi, pinuntahan ni Kristo eh. Ang dati niyang pangalan, Levi. Or Levi. No? Kanilita niyang Mateo. Amen! Ganon si Kristo, inaabot niya lahat ng tao. Kiniger, binamahal niya lahat ng tao. Kaya sabi ni Jesus, naparito ako para maglingkod. Amen? Amen. Amen. Huli kayo. Naparito ako para maglingkod. Tama naman. Huli ko lang kayo. Kung nag-isip eh, tama ba ako? Tama kayo.
I came not to be served, but to serve. Kaya kung inaakala mo, ang paglilingkod sa Diyos, barkadahan. Nagkakamali tayo. Ang paglilingkod sa Diyos, isang seryoso yan eh. Gusto kong maglingkod sa Diyos. Gusto mo akong maglingkod sa bayan, gusto mo maglingkod sa aking kapwa. Truly, position will come, title will come, but all these things must not be our motivation. Hindi dapat yung title ang after tayo. Dapat after tayo sa pag-serve sa Panginoon. Amen po ba? Ay anong sabi ni Jesus Cristo? No? Anong sabi niya? I came, Mark 10:45, basahin ko po. Sapagkat ang anak ng tao sa Jesus Cristo ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay. Grabe, para maglingkod. Amen? Pagtatakbo ka sa politics, if it is a position in the government, it means your motivation is to serve. If you want to become a leader of the church, your motivation is to serve. E tao pa hong parito? Naintindihan ba ako ng mga tamboriners? Bakit kayo nandito? Para? Maglingkod. Nandito tayo para maglingkod. We are instruments, not ornaments. Hindi tayo mga ornamento, mga instrumento, tayo are here to serve. Ako po sa aking paglilingkod sa Panginoon, naranasan ko ang lahat eh. Yung hindi ko ginagawa sa bahay namin, ginawa ko sa church eh. Totoo po. Yung mga sakripisyo hindi ko ginawa sa loob ng aming tahanan, nagawa ko sa church. Amen po ba? Yung mga hindi ko nagawa nung ako'y unbeliever, nagawa ko para sa Panginoon. Eh noon, nung ako'y pag-away hinahamon noon, kumakas ako eh. Pero nung po naging ako, umiiyak na lang ako. Naabayaan ko na lang. Amen po ba? Ganun din sa church, pag pinag-away sa akin, umiiyak na lang din ako. Kesa patulad ko pa. May tao pa ho pa rito. At saka hindi naman ako ba pwede pumatol sa kanila eh. Amen po ba? Kasi sa kanila wala nang bago sa akin meron. Meron eh. Ito ang mahuma rito. Kaya sa alat po ng unang hari labing siyam, sa unang hari labing siyam, versikulo 19 hanggang 21, puntahan ko natin. Unang hari labing siyam, versikulo 19 hanggang 21. Ito pong si Propeta Elijah wants to go home. Propeta Elijah wants to go home. No. He wants to retire as a prophet of God. Then the Lord said to Elijah, go to Elisha and anoint him. He will be your successor. Sabi niya. Ayan. Ay, ayaw na ni Elijah. Pagod na siya. Pagod na ako. Sabi niya, tama na. Ayaw ko na. Gusto ko na umuwi sa iyo. Gusto ko na magpahinga. Sabi ni Lord, o sige, kung talagang gusto mo na magpahinga, pumunta ka kay Elisha at i-anoint mo siya, siya ang susunod na hari. O I mean na successor mo na propeta. At makikita natin ang kwento ko sa alat po ng unang hari, labing siyam. Sa unang hari po, labing siyam, verso ko ng labing siyam hanggang 21. Umalis si Elias at natagpuan niya si Eliseo na nag-aaralo. And listen very carefully. Kung bakit po naging successor ni Elijah si Elisha, because Elisha was a hardworking person, an industrious person. Siya po ay masipag. Ang kailangan po ng Diyos na lingkod bayan ay mga masisipag. Ang kailangan po ng Diyos na mga leader na iglesia ay mga masisipag. Amen! Si
yung politician, ang sipag lang magmamulsa ng pera. Ang sipag lang magkamkam ng kaban ng yaman. Ano po? May tao pa ako ba rito? And even in the church, sad to say. Nakita ni Elijah, si Elijah ng pangararo. 12 paris ng pangararo, yung pang 12, si Elijah ang nag-aararo. Yun ang nakita ng Diyos. Yung mga masisipag. Eh marami gustong mangaral. Hindi naman masipag, manalangin, magayuno. Marami gustong umamit, tugtog, sumayaw, ayaw naman umatay ng praktis. Masipag. Ang hinahanap ng Diyos, masisipag. Amen! Amen. At tama po ba? Masipag. Unang hari, 19. 19, hanggang 20. Sa katotohanan nga po, nakapila ang mga anak ni Jesse, pipili si Samuel, nasusunod na hari ni King Saul. Nakapila ng lahat. Sabi ni Samuel, wala, hiniram ng Diyos. Wala rin yung kapatid ni Saul. Meron ka ba mga anak? Sumagot si Jesse, meron ba? Nandun nag-aalaga ng mga tupa. Ang sipang ni David, ipatawa mo. Yan ang kailangan ng Diyos. Yung mga mag-isipan, hindi mga posing-posing. Amen! Hindi ako nagtago, binilangkot lang ako. Ang tungo natin si David, ang sabi ng Panginoon, ayan na! I-anoint mo na yan! Masipag yan! Yan ang susunod na hari ng Israel. Amen! Sige po, palagpakan natin ang mga ito. Hindi yung masipag magkakang ng bata, ng bata. Bakit kaya gano'n kung sino pa yung mga mahihirap sa maraming anak? Isipin mo ha, nasa karito na nakatira ang mag-asawa, 6 pa ang anak. Karito na nga yung bahay nila, 6 pa yung anak. Kaya sabi nyo ulit ni Castro, karito na nga, 6 pa anak. Galing na. Eh mga mayayaman na, yayaman na lahat eh. Iinan na yung anak. Amin po ba? Siguro kasi, wala kasing business na minamanage, kaya gumawa na ng bata ang aminanchings. Ano ko naman po ninyo ako? Saan po natagpuan si Elijah? Nag-aararo ang sipa. Saan po natagpuan si David? Nag-aalaga ng tupa ang sipa. Kaya alam mo, sa sipag mo, sa ayaw mo sa gusto, pagpapalain ka ng Diyos, yayaman ka talaga. Mapasakalain ko po ng mga sinabitaan ko sa kasipasan niyo. Yung mga nagbibilang lang ng hangin, aking binibilang, hindi yayaman yun. Totoo lang. Ang aking ama ay nagmula sa probinsya ng Mambusaw Papis. Pumunta ng Metro Manila, nag-altitude. Lahat na halos ang trabaho, pinasok. Kaya isang araw, biglang yumaman. Amen. Kaya ayaw niya malatiling maging mahirap eh. Eh kaya maraming tao naghihirap eh. Eh gusto malatiling mahirap eh. Pero gusto mong yumaman, yayaman ka talaga. Amen. Sige, gusto ko eh. Amen. Sabi mo sa katabi mo, mayaman ako. Yayaman ako. Sinabi sa kanya ni Yahweh, no? Sa alat ng unang hari, 19, no? Pumunta ka sa kinsa kay Eliseo, inanod mo siya sa pagkat siya susunod na propeta. Umalis si Elias at natagpuan niya si Eliseo na nag-aararo. 12 paris ng toro ang ginagamit niya at kaagapay siya ng huling paris. Pagdaan ni Elias sa tapat ni Eliseo, sinaklolo niya ito. O sinaklod niya dito ang kanyang balaban.
yung balabal po niya ay ang kanyang uniform as a prophet of God. Tandaan mo! Bawat tungkulin may uniforme! Tandaan mo yan! Bawat tungkulin may uniforme! Pag ikaw ay propeta ng unong panahon, ang uniforme mo meron ang balabal! At pag-aalis ka na yung balabal mo, isasaklog mo yan sa susunod na. At sa mundo. Ang mga flight stewardess may uniforme! Ang mga piloto may uniforme! Tama! Ang mga sekretaryo may uniforme! Tama! Leader! Huwag kang matakot na mag-uniform. Amen! Kita mo ho ba? Paano mo mag-distinguish kung sino ang mga leaders kung hindi ka naka-uniform? Kita mo ho ba rito? Kaysa nga pumunta may uniform ka na yan. Pumunta ka ng mga city hall, ng mga munisipyo, yung mga magagawa rin na uniform niya, tama mali. May mga ID pa nga yan, may mga name tag pa nga yan eh. Hello? Kita mo ba? Yes. Ako po, hindi ako sanay mag-amerikanang, mag-barong, mag-necktie. Hindi ako sanay. Jeffrocks ako, laki sa layang. Tagabundok. Ang sapatos ko, medyas. Ang sapatos ko, walang medyas. Ang mga t-shirt ko, yung mga cotton, mga fruit of the loom. Then yung mga ganyan. May mga nakatatak na The Beatles. Si John Lemonade. But when I got born again, and I became a pastor, God changed my life. And God also changed my lifestyle. Yung aking pamumuhay. Panatali. Pamaguhin ka ng Diyos eh. Kaya nung ako'y pinagparo, pinag-amarkala ng Panginoon, pinag-dekte ng Diyos, hindi ko tinanggihan, hindi ako sanay rito. Hindi po mataas ang pinag-aralan ko, nakatapos na ako ng 2 years sa Asian College. Ipupurso ko pa sana sa engineering, hindi na pinintulutan ng Diyos, nakapagpastor na ako. Eh sino ba, hindi naman naka-aircon dito, nakaganito ako. Eh ito yung uniform ko eh. Ngayon ang lingkod ng Diyos. Naalala ko habang nakangaral ako sa radyo, may nagpunta sa church, Pastor, imbitahan ka namin mangaral sa mga sundalo. So napuntahan ko yung mga sa Malacanang, nakarating ako ng Port Antonio, Port Aguinaldo, nangaral ako sa mga sundalo. At malayo, at alam mo sa, at ito pong ginawa nila, saan ka namin susunduin, Pastor? Sabi ko sa church na lang. Alam mo, sinundo ako isang batalyon sundalo sa mundo sa akin, nakaka-complex talaga, naka-full battle gear. Ako, delikado ito ha, para ako ka nito ha. Ang dami kong bodyguard, sa totoo lang, pinigap ako. Pagdating ko ng kampo, sinilubong ako ng kapitan, binodyguard ako ng kapitan. At malayo pa ako, ina-announce yung pangalan ko, Reverend Ricardo de Carrillo, we'll share this thing about it, etc., etc. Tumatagintig ang pangalan ko. Mabuti na lang po kanyo pagdating ko rin, naka-Amerikana ako. Amen! Yeah. Ito pa lang, naka-quarantine ako. O paano? O nakababara-bara lang ako, o paano? Eh, mga sundalong mga opisyal yun. Mga nakayo na po, mga opisyal yun. Nung pag-uwi ko nga, ang bodyguard ko, light coronel eh. This is true. Ganda rin coronel, ang bodyguard ko, napa-uwi na ako. Saka po'y ahatid, Pastor. Isipin mo, isang isipin mong pag-alang, isipin mong honor na ibinibigay ng Diyos. Kaya maaaring hindi tayo sanay sa maraming bagay. Pero pag ikaw ay pinupromote ng Lord, sanayin mo lang sarili mo, huwag mo ng tanggihan. Amen! Kalapakan natin si Lord. Inaalala ko nga yung isang pastor sa Baliwag, Bulacan. Anniversary nila, binigyan ko ng Amerikana. Hindi sinunod yung Amerikana, sinapit lang sa gilid. Kasi Amerikana mo yung pastor, nakasabi. Hindi kasi ako sanay. Eh sinasanay nga tayo ng Lord, di ba? Marami namang bagay sa buhay nito, hindi tayo sanay. Yung asawa ko, Ilocana yan eh. Kumakain ng palahayan ako, hindi.
Eh, kumakain pa naman ng palaka, sinubo sa akin, masarap yung papa. Sinasabi ako kumain ng palaka. Marami sa buhay nito. Hindi tayo sanay. Pero kinakailangan masabi tayo, amen. Eh, Ilocano, kumakain ng mga kulisap eh. Ako hindi eh. Inatuto ko kumain ng kulisap. Hindi ako nakain natin na saluyo. Natuto ko kumain ng damo. Sa kulisap. Amen po ba? Masasanay ka talaga sa buhay na ito. Dahil na kumakain ng muro eh. Ayun, na kumakain na bigyan ko ng muro. Hindi na lang madalas kasi maalat yung nakaka-hemplet eh. Hindi na ako dati mabihin na yung natasal na naman, nakain na po ko. Nakikinig po ba tayo? Sa buhay na ito, marami tayong hindi sanay kainin, hindi sanay gawin, hindi sanay suotin, hindi sanay puntahan. Pero alang-alang sa gusto nating makapaglingkod, ginagawa natin ang lahat at kinakaya natin ang lahat. Amen! Kaya yung mga naglilingkod sa Diyos, naglilingkod sa bahay, naglilingkod sa mga tupa, hindi yan after sa kanilang mga kasuotan, etc., etc. Hindi yan after yan. Kasi matitignan mo, madudumihan nyo ang merkana ko, madudumihan nyo sasakyan ko, mabubulas ang gulong, hindi ko ipapagami sa church yan. Ipangahawag ko na lang ng basura yan, hindi sa church. Hello? Tandaan po natin, dapat lagi, makinig po tayong lahat. Alam ko, mabigat ang preaching ko. Iba sana ang preaching ko eh. Pero ito ang binigay ng Lord, kagabi lang. Pinalitan ko yung mensahe. I do not know why, but the Lord changed my message. Just last night. In fact, wala pa akong tulog eh. Kumitulog man ako siguro, minuto lang. This is true. Kasi ganun akong tao eh. Pag ako nangangaral, hindi talaga ako makatulog eh. Iniisip ko lahat, pinaghahandaan ko ang lahat, pinapakain ako ng misis ko, sabi ko, wag na. Pagayaan mo na, kain na kayo dyan. Mamaya na ako, may matitira pa. Kung meron pa ako matitira, itikom ko. Nigap na. Ikinig ko ako ba tayo? Kalapakan natin si Lord sa Diyos. Makinig po tayong lahat, kinig po sa magandang lalaki sa harapan. Paganda ka ng maglingkod sa Panginoon, handa mo na ipagamit ang buhay mo sa Kanya. Handa mo na ipagamit ang sasakyan mo sa Kanya. Ang pitaka mo sa Kanya, ang bag mo, ang wallet mo sa Kanya. Handa mo na ipagamit ang lahat para sa Panginoon. Amen! Willing ka na, na ipagamit. Eh, minsan, alam mo, nakakalungkot eh. Ang ganda ng bahay, ang laki ng bahay, ilang floor. Pero tingnan mo yung dyan sa gilid. Wala pong bubong, init pa. Pero mapagulang ito. Minsan, wali ko, ano yung tira-tirahin na para sa Panginoon, na para sa church eh. May nangangako talaga, ito, totoong pangako ito eh. Dito yung church sa harapan ng bahay, pero hanggang ngayon, walang church doon. Balikan niyo yung mga pinangako ninyo, mga nagmamahal sa Panginoon. Paalala ko lang po. Kung pinangako mo yung tapa, yung harapan ng bahay mo para sa Panginoon yan, bakit hanggang ngayon wala pa rin? Bakit yung nasa church, ibarat yung church, nasa gilid-gilid pa rin, nandun sa likuran sa tabi ng kalabaho. Hello mo! Kung talagang mahal natin ang Panginoon, bakit natin kaya niyo parang lahat sa Kanya? Amen! Amen! Anong sabi niya sa Kristo? Naparito ako, hindi para maglingkuran mo, hindi para maglingkos. Alam niyo po, nakakita na kayo ng bakal. Ang bakal, kapag pinukpok mo yan, anong mangyayari? Mag-spark. Ganyan minsan ng marami. Pagdating ng offering time, nag-spark lang yan. Hindi nagbibigay. Nag-spark lang. Nag-bless lang yan. Nag-spark lang yan.
Iriman naman para mismo ha. Na kailangan bigay ng gusto para makakabigay. May tao pa ho ba dito? Kaya nga minsan hindi sapat yung first offering eh. Kasi nag-iisip-isip pa yun eh. Magbibigay pa ako. Baga din yung second offering, magbibigay na ako. Kailangan mo mabisa ng third offering eh. Ay, katodo ka na. Parang isponha. Kailangan mong bigayin ang bigayin para may lumabas na katas. Pero iba yung mga bukal. Ano yung bukal? Yung spring? Kung saan lumalabas ang tubig yan? Walang tigil yan. Alam mo, nagpunta kami ng summer, ang paliguan dun, spring, bumubuka lang talaga. Doon ka kukuha ng inumin, doon ka kukuha ng pampaligo, buka lang ng bukal. Bigay lang ang bukal. Amen! Kaya tama ho pa rito? Alin tayo sa tatlo? Yung bakal na kumikis na. O yung ispongan na kailangan ng tirto ko pepe. O yung bukal na po siya. Ano yung tayo sa paglilipod na yan? Pupukpukin nga ng preaching, kala walang nangyari, di pa rin maglilingkod. Pipigay para gusto mo saka maglilingkod. O yung kusang bumubuhan ng paglilingkod. Alam mo, nag-full time ako, walang pumilig sa akin eh. Naglilingkod ako sa Diyos, walang pumilig sa akin. Walang numbers sa akin. Walang SSS, walang pilihin. Wala lahat, walang benepisyo, walang sahod. Ang sa totoo nun, nung nag-full time ako, dalawa pa ako ko eh. Isang Union Bank at saka isang BPI. Sa pag-pupulgan ko, walang salary. Ubus yung pera ko sa bangko. Eh, walang salary. Oro pa na. Ubus. Naranasan ko mag-fasting kahit di ako fasting. Nagpapalang ako ako, walang laman yung sikmura ko. Opo. Natuto ako tumira sa lahat ng mga iba't ibang klase. Natirahan na hindi naman dapat tira. Misalan, sabo ako matulog eh. Ganyan-ganyan kahoy o. Ano pa naka? Straight ako. Hindi ka mga ganun, nalaglag ka eh. Hindi ka rin mga ganun, nalaglag ka. Misa nga, binuhat pa ako ng lamok eh. Sa akin ng lamok. Ketchup lang yun. Pero totoo po yun, nakahinga ako sa ganyan. Kaya ako sanay po ako eh. Pagkirahin mo ko sa mamahalin ko din, sanay ako eh. In fact, galing kami ng isang lugar na hotel na hotel namin ginamit, family, 12,000 a day yun eh. Pagkirahin mo ko sa hotel na mamahalin, sanay ako. Pagkirahin mo ko sa kariton, sanay ka lang, masaya, sanay pa rin ako. Pasakayin mo ko sa maganda sa sakyan, sanay pa rin ako. Pasakayin mo ko sa karton, sa karton, sanay pa rin ako. Paliguin mo ko sa ilog, sanay pa rin ako. Dalhin mo ko sa mamahalin ko, sanay pa rin ako. Eh after nga ng anniversary, may nagayang. Nagpunta kami ng Tagaytay, Batangas, Cavite. Three days kami o 4 days kami, yung hotel namin ginamit, 12,000 isang araw yun. Pag gusto mong maligo sa swimming pool, maligo ka. Gusto mo sa dagat, talagat ka. Pwede mong tiyangat lang yung telepono. Order ko. Diyan ang mukha na ganito. Pwede namang bumaba ka rin sa baba. Kumota na kumain ka doon. Sanay po ako nun. May tao po mo pa rito. Sanay tayo, kahit saan tayo, ilagay saan tayo dali. Kaya dapat pag naglilingkod ka ng Kristo, wala kang keme. Amen? Palakpakan natin si Lord. Pag ganyan, blessed na blessed kayo sa preaching ko, napapahabatuloy eh. Pero kahit na humahapa, gumaganda, amin po ba? Ano sabi na sa Kristo? I came not to be served, but I came to serve. Sabi niya.
Ano pong sabi sa aklat ng 1 Pedro 5, 1 hanggang 4? Tingnan po natin. 1 Pedro 5, 1 hanggang 4. Napakaganda po ng mensahe nito. 1 Pedro 5, 1 hanggang 4. Sa mga matatandang namamahala, or those who are in the position, those who are elders in the church or elders in the government, nananawagan ako bilang isa sa matandang tulad ninyo, leader na tulad ninyo, nasaksihan ko ang mga paghihirap ni Kristo at nakikihati naman ako sa karangalang tagumpay at sa karangalang nalalapit ng ipahayag. Verse 2, pakipakinig po tayo. Ipinamamanhik kong alagaan ninyo ang kawang ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Pamahalaan nyo ito ng maluwag sa loob, hindi napipilitan lamang sapagat yan ang ibig ng Diyos. Pakisabing maluwag sa loob. Gambalan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa masakit na paghahangad sa pansariling kapakinabangan, kundi sa katuwaang maglingkod, hindi bilang Panginoon ng inyong mga nasasakupan, kundi bilang uliran ng inyong mga awa. This is true leadership according to Apostle Peter. Ang paglilingkod ko sa loob bukal sa puso, amen? Kaya pag hindi bukal sa puso, uwi na ako, lungkot. Hindi na ako balik. At rasuko at rasapante, kita ko ba ba? Eh mabuti nga ngayon. Yung cellphone ko, mamahalin, bigay na. Eh yung cellphone ko noon, okay eh. 32-10. Nagpunta ako sa funeral service. Apo ko yung Nokia 32-10. Bumagsak ngayon. Sabi ng isa, pastor yun ang cellphone mo. Oo. Bakit? Anong problema sa cellphone ko? Nakaka-call naman ito, nakaka-text naman ito. Wala lang camera noon yun kasi di ba uso camera. Mga naglilingkod kay Kristo, kahit ano ang klase ng cellphone mo o wala kang cellphone, maglilingkod ka sa Panginoon. Amen. Amen. Kailangan ka mag-MP ka o hindi, maglilingkod ka kay Kristo. Amen. Twitter, Instagram, internet, maglilingkod tayo kay Kristo. Ako nagkakaroon ako ng mamahaling gamit, hindi ko binibili, binibigay na niya. Noong nakaraan, nandun kami sa hotel na yun, na 12 bilang isang araw eh. Hindi po ako nagbayad nun, ising ko. Wala po akong binaya. Mabuti ang Diyos! Amen! Alam mo Diyos, pag mag-iingkot ka sa Kanya, ay walang! Pag natapos mo magpakahirap, bigaya ang anong Panginoon. May nagulat talaga ako, niyaya kami. Napinuntahan pa namin yung tiya ko, lola ng mga bata. Tinaanan namin sa Cavite o Tagaytay yata yun. Nising ko, wala pa akong binayara. Kumain ako ng mga organic na pagkain, hindi ko maintindihan pagkain yun. Puro organic. Yung mga pagkain po nila, tanim din nila, nasa garden nila. Kaya yung tinila, pipitas lang ng dahon, nilalagay sa mainit tina. Mga organic po. Lola, tiya ko pala, lola pala ng mga bata yung mayari. Naunawaan po natin. Si Kristo po ay naparito hindi para paglingkuran, hindi para maglingkuran. Hindi po para sa financial gain. Tingin po kayo sa akin. Kung maglilingkod ka, magpupuntay ka dahil sa pera, Huwag mo na ituloy. Pag-ibig ko ka lang. At kung gusto mo maglingkod sa Panginoon dahil lang sa pera, mag-ibig ko ka lang. Ang totoo nga, tayo na nga naglilingkod, nilalabas mo tayo ng pera. Ang totoo na.
Minsan na, ikaw nakalaga-camera, pero ikaw mabibili ng kape na. Minsan, ikaw na nga yung driver. Sasakyan mo pa yun. Ginagamit, ikaw ang driver. Nakikinig ko, kung tayo. This is true service and this is true leadership I tell you. According to Jesus. At ito pa, maganda itong sinasabi sa kalatang unang Timoteo 6 at malapit na po akong magwakas. Merienda raw, sabi ni Pastor Michael. Meron pang merienda? Marami eh. Bakit pag maraming pagkain, okay lang. Pag maraming offering, mas lalo okay. 1 Timoteo chapter 6. Unang Timoteo kapitulo 6. Versikulo 6. Tingnan ninyo. On verse 7, 1 Timothy 6:7. Tingnan ninyo. Wala tayong dalang anuman sa sanlibutan. Sino ito'y pinanganak? May higaw na. Pinanganak meron ng iPhone sa kamay? Wala. Pinanganak tayong hubot? Wala. Tingnan ninyo ha. Wala tayong dalang anuman sa sanlibutan. At wala rin tayong matatala pag-alis dito. Si MPJ na magayaman. Ni isang award, wala siyang nadala. Ni isang sasakyan niya, wala rin siyang nadala. Maging ni isa sa mga asawa niya, wala rin siyang nadala. Hindi natin alam na marami pa ng asawa yun, kung ba't nahuli nalang natakulasan. Naglaman sila, lobby po. Kasi wala rin tatay niya eh. Ay, kung ganyan pa yung tatay niya, hindi sila alabas. Kasiraan sa pangalan ng tatay niya yun eh. Eh, hindi anak ni Susan Roses yun. Amin po ba? Tinatang tayong walang dala, laalis din tayong walang dala. This is a true story. Isang napakayamang tao, sabi niya, pag ako namatay, yung mata ko lang bubutasan ninyo. Ilabas niyo yung dalawang kamay ko. Napakayaman nun. Bakit? Para lahat na makikipaglamay sa akin, malaman nila kahit napakayaman ko, nisip ko, wala akong nadala. And this is a true story. Kaya kung nagubuhay ka para magpayaman ang magpayaman at wala kang pagnanasan maglingkod sa Diyos, nagkakamali ka. At kung ang inaakala natin ang paglingkod sa Diyos ay puro lamang pagbibigay ng salapi, nagkakamali tayo! Tayo ng Diyos hindi pinabayaran! Ang inaalat ng Diyos, ang iyong pananalangin, ang iyong pag-ayon, ang iyong panghalo. Ang pagkisila mo sa mga kapatid. Amen. Wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong padadalang pag-alis dito. Kaya dapat na tayo masiyahan kung tayo may kinakain at dinaramit. Huwag kang maiingit kung ang ganda ng cellphone nila. Huwag kang maiingit kung masarap ang pinakain nila. Huwag kang maiingit kung masarap ang tulugan nila kung maiingit. Wala dyan ang true contentment. Wala dyan. Masiyahat ka kung anong meron ka na. Kung inaakad na niyo sa mabuhayan mo, masiyahan ka ng masiyahan. But do not compare yourself to others. Huwag kang maiingit ang mga meron sila. Magkaroon ka ng contentment. May tao pa ho pa dito. Verse 10. Sapagat ang pag-iibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Money is not evil, but the love of money is the evil. Dahil sa paghahangad na magkamal ng salapi, may mga nalalayo sa pananampalataya at nasasablak sa paghihirap ng kalokohan. Tandaan mo, si Solomon ay napalayo sa Diyos nang siya'y lumaman. Tandaan mo. Hindi naghihirap si Solomon nang siya'y napalayo sa Diyos. Siya'y mayaman, napalayo sa Diyos. Kadalasan dalawa ang napapalayo sa Diyos, yung sobra ang hirap, na iniisip nila pinabayaan na ng Diyos. Pangalawa,
sumobra na ang kayamanan na sa Libiginos na. Eh, inuulit ko, kung inaakala natin lahat ng paglilingkod sa Diyos ay babayaran mo ng salapi, nagkakamali tayo. Dahil hindi po salapi ang ibinayad ni Kristo para tayo maligtas. Buhay niya sa krus. Kaya niyang bilhin ang Central Bank. Pero hindi salapi ang ibinuhos ni Christ sa krus ng Kalbaryo. Tandaan mo yan, ang kanyang dugo, ang kanyang buhay. Naparito sa Jesus, hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. At ibinigay niya ang kanyang buhay pang tubos sa marami. Hindi sinabing gumawa siya ng maraming salapi at pinambayad niya. Gumawa siya ng maraming ginto at pinambayad niya. Buhay niya. Buhay niya ang pinambayad. Hanggang kamatayan naglingkod siya. Kaya merong nagsasuggest, palitan daw yung ating lupang hinira. Ang magmahal ng dahil sa iyo, mali. Kung talagang handa kang magmahal, handa kang mamatay. Sa sobrang talino ng marami, gustong palitan yung ating lupang hinira. Pero napakalayo sa kahulugan ang magmahal ng dahil sa iyo. Gusto niya palitan ang mamatay ng dahil sa iyo. Eh si Rizal, namatay para sa bayan. Pwede na siya hindi bumalik ng Pilipinas, pero bumalik siya. At nung siya'y bababarlin sa luneta, nakatalikod siya. Pero nung pagsigaw ng Pedro, umarap siya. Ay po, umarap siya. Para sa bayan. Hindi lalo na kung para sa Diyos. Amen. Ano ba talento mo? Umawit, tumugtog, sumayaw, mag-gitara? Ano ba ang talento mo mag-drive? Ba't di mo i-offer sa Panginoon niya? Hello? Ano bang pag-aari meron ka? Ba't di mo pag-aari sa Panginoon niya? Ang natutunan ko sa Diyos, pagdating sa Diyos, huwag mo pagbayaran. Amen! Kasi galing sa Diyos yan, hindi mo mamamayaran. Lahat ng servisyo mo para sa Diyos, huwag mo mamayaran. Amen! Ay, ang paglilingkod sa Diyos, hindi yan dahil sa pera. Ang paglilingkod sa Diyos kasi mahal mo ang Panginoon. Ayan o. Serving and loving Jesus more and more. Pag wala kayang alisin yan, pabayaran mo na lang. Lagay mo kaya ang picture mo dyan, Pastor Michael. Hindi ka. The greatest thing in all my life, Pastor Michael, is loving Jesus and serving Jesus. Not because of money, not because of position, not because of makeup and mascara, not because of ceiling. Itama mo. Naparito sa Jesus, sabi ni Jesus, para maglingkod. Hindi para paglingkuran at iniaalay ko ang buhay ko sa ikatutubos ng marami. Nakikinig pa po ba tayo? Sabi ko na ako magwawakas kasi inaanto ka na. Sabi ni Jesus Christ, one Jesus, all siya ng kinsip. Dumating sila, mga upahan. Pagdating ng meron lalaban sa mga tupa, tataka sila. Pero ako hindi. Hindi ako bayaran. Inialay ko ang buhay ko para sa mga tupa. Ito'y pusang loob ko. Nagiginig ko ba tayo? Pusang loob ko. Juan Gis Gis. Juan Gis 11 hanggang 15. Juan Gis 11 hanggang 15. Totoo po, pag naging presidenta yan, presidente ka ng Pilipinas, meron lang mga bodyguards. Totoo yan. Iba talaga sa sasakyan mo, iba talaga nasa palasyo ka talaga. Totoo yan. Iba talaga title mo. Sa totoo lang, pag ito talaga nailagay sa mataas na posisyon, iba talaga ang kasuotan mo, iba talaga yan. Amin po ba? Kaakibat yan eh, ng iyong mataas na posisyon. Pero tingin po kayo sa akin, dito na po ako mag-aawakas. Pero dapat, wala ang puso mo yan. Amen! Ang puso mo ay wala sa pera, wala sa posisyon,
promotion wala sa bodyguard, wala sa limusin, wala sa Mercedes Benz, wala sa palasyo. Ang puso mo ay nasa paglilingkod. Amen. Totoo mo talaga. Awit 27 verse 2. Lahat ng maglilingkod sa Diyos ay magpapalain talaga ng Panginoon yan. At lahat talaga ng nasa posisyon ni Kakay kay Kakaki pa talaga ng promosyon. But all these blessings and promotions must not be our motivation. Amen! Amen. Kundi yung pagmamahal sa Panginoon. Pagmamahal sa tupa at sa mga bayan. At sa ating bayan. Tayong lahat ay yung mga tubigit. Okay, tatayo, kayo magsisiyan, kayo kaalis. Yung mga lang kung kayo tubigit. Wala po kayong kakausapin. I want to serve you. I want to serve you, Lord. The greatest thing in all my life is to thank you.
Come on!
tayo. Natawagin natin sumunod sa pamantayan ng Diyos. At tayo magsisunod pa rin sa Panginoon. Pag-uulis lang tayo ng Lord. At atin yung nagkagawa tayo ng himala ng Panginoon.
Jesus. Let them serve you more, Jesus. Let them experience the joy of loving serving you. If this is the first time, Lord, I thank you for his her life. If this is his for her first time to love you, serve you. And I pray, Father God, draw him, draw her nearer to you. Marami kami dapat ipapasalamat. Pero hindi siya lahat na kami pinahal magpinahal ka namin. Binigyan mo kami ng isang oportunidad na makapag-ibot sa iyo. Marami kami pwedeng ibigay ipag-ibot sa iyo. Kotse, lupa, pera, salapit, everything na nagmula din naman sa iyo. Pero yung isa lahat ang hilingin mo sa aming buhay. Kung paano ang buhay ang binigay ko sa krus ng kapal. Ano yung ito, Pastor Rabi? Pero kung ito, Pandit, natagyan na sa likuran. I have decided to
lamang basta manalay ng buhay sa Panginoon. Kasabay po ng pag-aalay sa Panginoon, tinanggapan ninyo ang kagalingan, tinanggapan ninyo ang himala, tinanggapan ninyo ang pagpapala, ang kasaganaan at katagumpayan, tinanggapan ninyo ang kasagutan sa lahat ng inyong panalangin. Kasama ang inyong mga mahal sa buhay, kasama ang inyong mga pinapanalangin, kasama na rin ang divine protection para sa inyo at sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong mga trabaho, sa inyong mga negosyo. So if you want to come for what can be anointed with the oil, oil is a symbol of the Holy Spirit. There is no power in oil, it is not duplicated, it is just an ordinary oil. But as I anoint you with oil, the anointing of the Holy Spirit will come upon you. As David anointed by, anointed with oil by Samuel, Prophet Samuel. From that day on, the power of God never left me. So, Rabashik and Adelanda, lagyan na sila ng space at lagyan ng sasalog. Yung mga tapos na sumalog, kasi baka bigla silang bumagsak. Hindi naman sila bakagsak, pabayaan pa na. Kung hindi ka naman makapagsak, huwag mo magpapagsak. Kung makapagsak ka naman, may okay lang ang isasalog sa likod mo. Ang pagpapalang blessing ng promosyon ay sumayin nyo.
kung paano susamsam sa pagsama ng Diyos ay lumakas. Kung paano sa tamili kinalang sumulayan sa pagsama ng Diyos. Kung paano sa tamili pinatigil niya ang liyon sa pagsama ng Diyos. Kung paano ang mga naglilig sa Biblia sinamahan namin sa tagal na kagula at takatagat ng mga takilong nagbubuting bahay, pagay. Tanggapin mo rin sa oras na ito. Yes! In the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Para pasando. Para pasando, para pasando, para pasando.
kalusugan ang inyong mga pagpapala. Sa ganahan ng protection, gamitin mo sila mightily, more effectively, mas pahinalangon. Ang pahinaan nila yung mga pamalis at ang kalikasan ng kalakasan ko daw ating sa kanila. Tayo na lahat ng mga tayo. Kaya maaaring nyo ba sa atin ay nakapagbigay na sa Panginoon? Mag-isipin mo ano pa ang mga hindi-hingi sa iyo ng Lord. Bagan yung hands and close your eyes. Ano pa ang pinapagawaan na panghingi sa iyo ng Diyos? Huwag mo nang mabulahin. At kung hawak mo na yan, bigyan mo na. At kung kaya mo nang gawin, gawin mo pa. Magkawin mo na ang iyo. At kung wala ka sa kalagayan din pag dumating ka, gawin mo. At ibigay mo. At yung pinapagulong sa iyo ng Diyos, na hindi mo hawak, hindi mo dala, ibigay mo. At pag-uwi mo, biglang nagbago isip mo, o binilungan na ng Diablo, o ng sino pa man, at sinabi sa iyo, anong gawin niya, ituloy mo pa rin. Ang pinapabigay at ang pinapagawa ng Diyos. Tinigin po natin yung mga offering, bakit kung nandiyan, o kaya paigodin natin, sige po tayo natin mga kaupo. Huwag mo natin i-exam ang ating mga sarili. Bakit ba nga, bakit marami mahihira? Kasi korupot eh. Yun ang sabi ng Marcos 11:24. Bakit marami naghihirap? Kasi korupot eh. Sabi ng Biblia, ang mga taong bukas ang palad, ay pinapayaman, pinapasagaan ng Lord. Bakit yan, bakit kinakailangan malagana ka? Bakit kinakailangan malagana ka? Paano mo maiingyo yung blessing ng Diyos kung hindi ka mananagana? Number two, paano ka makakatulong sa iba kung hindi ka magandang mananagana? Magkalo po, ay may pinapabigay ang Diyos, wala sa akayos, wala ngayon, bigyan po natin. May po natin ang pagkakait. At ang sabi ng Biblia, bukas palay. At sisigapin po natin na hindi tayo bakal na pagkinupok ay kumikinanyang. At hindi rin tayo isponga na kailangan tigain ang tigain. Tayo mga bukal na kusay ng nabumukuha. Kaya ko'y manalangin, matagutunan ko tayo tumigit. Pagpalayin niyo lahat ng malilikong Panginoon. Wala pong malangin niya kundi ikaw. Paramihin niyo po iyan. Maarating sa dapat maharapin. Maharapin namin. Meet the needs of the church. And evangelize the lost. Revive the unrevived. Encourage your people to serve more. Dahil mo ang buong Pilipinas at buong mundo sa tunay na kaligtasan, makatanggap ng kagaling mga himala. Maranasan ang iyong kabutihan o Diyos at makapaglingkod sila sa iyo sa isang mataas na paglingkod hanggang sa huling hininga ng aming mga buhay. Ang mga nagkaloob, Panginoon, pagpalarin mo sila. Ang mga hindi nakapagkaloob pero magkaloob dahil inutyukan mo, Panginoon, anuman ang halang ipagkakaloob. Bukas po ang langit para pagpalain kami ng lahat. Salamat po at Diyos na marami. Minamaling namin siya ang lahat ng karamanan. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Lapakan natin ang Panginoong Diyos ng lahat. Salamat ng Diyos. Tayo po'y pumikit at tumayo para magdalangin natin ang Diyos. Yes, Father God. Lord, maraming salamat po dahil kayo, Father God, ang sumama sa amin, Father God, upang maging success ang programang ito. Lord, simula't sa simula hanggang ngayon sa aming pagkatapos, Father God, maraming salamat dahil hindi nyo lamang mingit ang aming mga expectations, hindi nilampasan nyo pa to, Father God. Lord, alam ko, Father God, na hindi po nasayang aming oras, kundi, Father God, naging makabuluhan ito. Marami kami natutunan, Father God, mula sa inyong lingkod, Father God. Lord, maraming salamat sa bawat isa na naglaan ng kanilang oras upang makarating at makapiling ka, Father God. Lord,
sa aming paghihiwalay, Father God, alam po na kayong gagabay sa amin at kayong maghahawi ng aming mga daraanan papunta sa aming bahay upang ilayo sa mga aksidente, Father God. Lord, ibalik niyo kami muli sa lugar na ito, Father God, at sa mga bahay panambahan pa na ligtas, Father God, magdadala pa kami ng maraming kaluluwa. Ito lamang, Father God, ang simula ng kabutihan niyo sa aming buhay at marami pa kayong gagawin sa aming buhay, Father God. May we hold on to your promises and to your prophecies, Father God, and we will never let go until the end, Father God. And Lord, wala na po kaming masasabi kundi salamat, 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 Father God. Kayo lamang aming tinataas at pinapasalamatan at ang bawat Kristiyano ay magsabi ng Amen. So much love in the kingdom.